Alright, good morning guys. Nagbabalik ang pajak ni Maestro na hindi lang puro kapaguran, kundi meron pa rin kalam matututunan. Ngayon, kasama ko sila Gerald, si Cam, si David, at si Danmark Antara. Okay, nandito kami sa 0 kilometers. Then, pupunta kami sa Pangasinan, Bulinaw, which is 270 kilometers mula dito. Alright, let's go. Samahan niyo kami. Okay. Yo, simula kilometer 0 sa Luneta Park, dadaan tayo ng Calaocan, Valenzuela, mga bahay ng Bulacan, Pampanga, at Tarlac. Tapos, pinakadulong bahay ng Pangasinan, Bulinaw, kung saan tayo pupunta. At may gustong sumama sa atin na apat, yung isa ay nakapixie, ayan si Gerald. Sana kayanin niya. Magmula naman sa Luneta guys, hanapin nyo lang yung LRT1, tagus niyan Monumento, tapos dire-diretso lang palabas ng Metro Manila. At susugin lang yung main road hanggang sa kalagitnaan ng Giginto kasi meron doong detour papuntang Malolos, Bulacan. Ayun guys, nakalabas na tayo ng Metro Manila at nandito na tayo sa unang bayan ng Bulacan, ang May Kawayan. At ito ang isa sa pinakamatandang bayan ng Bulacan na nagsimula noong 1578. At kaya ito tinawag na May Kawayan dahil may isang lugar dito na puno ng bambu o kawayan. Ang mga matadaanan natin guys na bayan ng Bulacan ay itong May Kawayan, Marilao, Pukawe, Palakgas, Giginto, Malolos at Kalumpit. Dito guys sa parte ng Bulacan, sa Balagtas, dito ay pinakaayo ko dumaan dahil sa part na ito, palaging baha. Tapos sira-sira pang kalsada, kaso wala tayong no choice, mahirap na humanap ng ibang daan. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na may detour. Dati naligaw ako dito at napunta ako doon sa sentro ng Giginto. Kaya kung gusto nyo pumunta ng Malolos, dapat huwag kayo dediretso. Paglampas nyo ng tulay, kakanan, then detour na yon papunta ng Malolos. At sobrang dilim dito, kailangan may ilaw talaga at hindi uubra yung quago technique ng iba. Bike mo na bago sa'yo, friend. Inatam ako kayo pato. Alam ko na bang gagawin? Sumabit. Bubuksan ko pa lang yung ilaw eh. Ala. Ay, ang ano, naka-record. Time check, 3 o'clock at nasa Malolos, Bulacan pa lang tayo. Mabagal talaga takbo pag gabi dahil alalay lang. At yung nasa aking gilid ay yung Malolos City Hall. At ito yung Malolos, ito yung capital city ng Bulacan. Ayan! First stop, 7-Eleven sa... Saan ba to? Kalumpit, Bulacan. Nadapa na nga, tinawanan nyo pa. Ganda! Ito kayo lang. Medyo ko sabihin namin yung sense pa naman. Kung may sumayang plank, tignan mo muna kung buhay hindi. Okay pa, tawanan mo. Mga delikado na. Bukod na gano'n po. Magalaki. Ano ko sige? Huwag mong galawin, baka ma-disalign yung buto. Kayo na sa picture. Nabulag tayo yung lalaki na gano'n siya. Ay oo, sa repal nga yan. Repal yun. Pababa. Ilang oras na kayo pamihay mo. Mula dito, nandito sa akin. Dalawang oras pa lang. Ayun guys, nandito na tayo sa arko ng Pampanga. At ang unang bayan dito ay ang Apalit. Ang pangalan Pampanga guys ay nanggaling sa salitang pangpang. Dahil nung pumunta dito yung Espanyol, ay may nakita silang mga nitibo na nasa
Pangpang at doon sila naninirahan. Dito naman sa Pampanga guys, ang mga madadaanan nating bayan ay Papalit, San Fernando, Angeles at Mabalacat. Then Tarlac na sunod. At nandito na tayo sa San Fernando, Pampanga, ang capital city ng Pampanga. At sikat na sikat sila sa paggawa ng malalaking parol. Pero hindi natin madadaanan yon kasi karamihan nung nagbebenta ng malalaking parol o ng mga parol ay nandun papunta sa kaliwa, sa papuntang Bataan. Ayun guys, pahinga muna kami para makapag-recharge kahit saglit. Shoutout nga pala sa mama ko. Dito na rin kami nag-umagahan. Okay lang ba yung tulog nyo? Guys, nakabawi na ng lakas. Ride out na uli. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys kanina, na yung pakaliwa ay papuntang Bataan o Zambales. Doon banda marami nagbebenta ng mga giant lanterns. Yung kanan naman papuntang Bulacan o Nueva Ecija. Tapos tayo diretso lang dahil papunta tayo ng Tarlac, then Pangasinan. Ayun guys, may sumabay sa amin si Sir Jal Marie, pupunta siya ng Balban. Guys, nakilala natin si Tatay Lucio, 70 years old, pero bilis pa rin pumadyak. Lakas ni Tatay, 70 na. Dali na lang naman sa Dao. Kasi dyan sa ano, may 20-20 race daw dyan eh. Ayun na nga guys, andito na tayo sa Bamban, Tarlac. Ito yung sikat na tulay ng Bamban. Ang nakikita nyo ay ang magandang tulay ng Bamban. At ang mga damadadaanan natin dito sa Tarlac ay ang dito sa Bamban, Capas, Tarlac City, Santa Ignacia, Kabiling at San Clemente. Tapos Pangasinan na. At nasa Tarlac City na tayo, ang capital ng Tarlac. Mamaya kakaliwa tayo dahil doon yung mas malapit na daan papuntang Bulinaw. Dito na tayo kakaliwa guys, papuntang Pangasinan. Yan namang diretso, papunta din Pangasinan, pero mapapalayo tayo pag dyan tayo dumaan. At pabagyo rin yan. Yan ang ginagawa ng iba guys kapag nangangalay na yung braso. Ang tawag dyan ay langoy hangin technique. Kaya kailangan may skill din kayo na bumitaw sa manubela para pantanggal ngalay kahit papaano habang nagbabike. At ito naman ang papakita namin technique guys ay ginagawa sa matatarik na akyatin para mabilis kayong makaakyat.
Ayun naman guys, ang tawag dyan ay orangutan technique. Ginagamit yung technique na yan kapag mga unggoy ang kalaban nyo. Paalo na alon pala daan dito, hindi ko upan. Hindi ko alam. Ito naman guys ay one side technique. Ginagawa naman yung technique na yan kapag pinupilikat na yung isang paan nyo. Dito na tayo guys sa Santa Ignacia Tarlac at hahanap kami ng pwedeng mabilhan ng matatamis tulad ng palamig o soft drinks. Kasi hindi pwede tayo maubusan ng sugar sa katawan, ito kasi yung source ng energy natin. Pampamalakas ba? Soft drinks break! Anong oras pa lang eh? Maaga pa naman eh. Oo nga. Sana all, ganun pa lang eh. Mamaya na tayo magkain. Basta sa siguro ko, naulog yung kadeno ko nini. Alright. Soft drinks break. Yan yung may magandang daan yung sa bundok. Kaso sarado yata yung ngayon eh. Nakita nyo yan? Mangga Tarem. Kasi hindi pa tapos, tapos may nahulog na nagbumotor. Siyempre, walang barrier yung gilid nun eh. Oo nga pala. Hindi pa tapos yun. Paparating na tayo guys sa Kamiling Tarlac. Yun, picture-picture muna saglit. May nadaanan tayong Serang Arco ng San Clemente, ang huling bayan ng Tarlac, tapos Pangasinan na. Dito na tayo guys sa Mangatarem, Pangasinan, ang unang bayan ng Pangasinan. May isang kasama kaming nasiraan ng gulong, si Gerald, yung naka-pixie, pero sinakay na namin ng tricycle, kapuntang bus station. 30 kilometers mula dito, kaya hindi na namin siya nasamahan, kasi baka gabihin na kami sa daan. At mahirap gabihin sa mga di mo kilalang daan kasi maaaring masiraan ka, wala ka na mapag-ayusan o may mga masasamang loob. Onting trivia muna tayo guys tungkol sa Pangasinan. Ang Pangasinan guys ay nanggaling sa salitang panag-asinan dahil noon pa man ay gumagawa na sila ng asin dito. Hanggang ngayon at naglaon ay naging tawag na ay Pangasinan. Sobrang laki dati ng Pangasinan guys dahil sakop nito ang ilang bayan ng Tarlac, Zambales at La Union. Nandito na tayo guys sa bayan ng Aguilar, Pangasinan at marami-raming bayan ang dadaanan natin. Ang una ay ang Mangatarem, then Aguilar, Bungalon, Labrador, Sual, Alaminos, Bani at Bulinaw na. Siguro mga 80 kilometers. Bungganyan, Pangasinan na kami guys. At unti-unti nang lumulubog ang araw. Yung tansya natin kanina na 4 PM, nasa Bulinaw na ay mukhang di mangyayari. Dahil bumagal ang takbo namin kasi pagod na at masakit na ang binti at hita. Ganyan talaga pagbaguhan. Mamaya ay kakaliwa na tayo. Ayun guys, kakaliwa na tayo dito. Kapag dumiretso tayo ay Lunggayen, Pangasinan na yan. Kaya ang daan natin ay dito sa kaliwa papuntaan Labrador. Pantanggal bagot muna tayo guys. Omae wa mou shindeiru. Nandito na tayo sa Sual, Pangasinan at dalawang bayan na lang, Bulinaw na. Kaso unti na lang, lubog na rin ang araw. Ito guys ang unang ahon na madadaanan natin papuntang Bulinaw at nandito ito sa Sual. Then may isa pang ahon sa dulo naman ng Bani.
Baka naliligaw na tayo, ayaw mo. 8 kilometers na layo. Alaminos pa lang yun. Baka mga ano pa, mga 5 pa pagkatapos na. Mga 5 kilometers pa. Pagkatapos na Alaminos. 5 o... Oy, 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 tubig, tubig, tubig. Bukas pa. Aabot na tayo Bulinaw na ito. Alaminos pa lang kami guys at inabutan na kami ng gabi. Pero okay lang, huwag lang kami abutan ng mga 10 or 12 dahil delikado na talaga yon. Dito sa Alaminos guys, andito yung 100 Islands. Kung napaaga sana kami, pwede namin sadya yung puntahan. Kaso mga 5 kilometers pa mula dito. Yun guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na huling akyat. At maganda dahil may ilaw sa gilid. Kahit gabi na, kita pa namin yung daan. Tapos, kapag dadaan ka, mayroon siyang moving sensor na papalakasin niya yung ilaw. Salamat naman sa Diyos at nakarating kami ng ligtas. At nandito na tayo guys sa Bulinaw. At yung landmark nila ay hindi arko, kundi dalawang lighthouse dahil dito ay maraming lighthouse. At kapagod na talaga ng sobra, buti na lang unti-unti na lang bahay ng tita ko at doon kami matutulog. At hanggang dito na lang ang ating day 1. See you tomorrow guys.